Alright, LS Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa nagte-trending na balita ngayon na ito na, limang Pinoy at isang Chino arestado. Limang Pinay at tatlong babaeng Russian arestado din. Kasaktani, nasagip. Okay, dahil sa pagbibenta ng laman. Okay, ito na mga kaibigan. Listado ang operasyon sa Pilipinas ng isang Manoy Chinese Russian sex ring. Ayan mga kaibigan na, ulitin natin. Take 2. Listado ang operasyon sa Pilipinas ng isang Manoy Chinese Russian sex ring. Limang Pinoy at isang Chino ang arestado habang 11 ang nasagip, kabilang ang 7 menor de edad na Pinay at 3 Ruso. Tatlong Ruso, Russian yon, okay? Ang tawag sa Russian ay Ruso, okay? Kung sa Pilipinas ay Pinoy, Pinay, okay? Continue lang. Tutok si Oscar Oida. GMA for real. Agad na corner sa entrapment operation sa pinagkukutaan nilang condominium sa Quezon City. Ang 4 na Pilipinong naglalako umano ng mga menor de edad at foreign national. Oh. Kasunod yan ang pagpapanggap bilang kliyente ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division. Ina-house po itong mga victim natin doon. The same time, doon na rin yung services in-offer. Sunod namang nadakip ang isa pang Chinese at isa pang Pilipino sa harap ng isang hotel sa Paranaque. Nirimit nung mga bugaw yung supposedly na kolekta nilang bayad sa mga operatiba natin. May operatiba tayong nagpanggap na kliyente and then binayad nila yung ano natin, yung marked money natin, itong marked money natin, trainage natin. It was remitted dito sa isang Chinese at saka sa Pilipina na girlfriend niya. Nag-operate to mga Chinese, okay? Nag-operate dito mga kaibigan Chinese, gumagamit ng Pinay at mga babaeng Russian. Nasagip naman sa nasabing operasyon ang 7 minor de edad na Pilipina, pati 3 Russian at isang Kazakhstani. Ayan mga kaibigan ha, arestado. Talaga naman. Okay, continue. Ang 7 minor de edad na Pilipina, pati 3 Russian at isang Kazakhstani. Yung 7 Filipina minors ay binibenta nila for sexual favors, 5,000. Pero 5,000? Okay. 5,000 ang isa pag ang presyo ng Pinay. Pero ang mga Russian, pag pumunta ka ng Malate, ang presyo dyan, pagkakalam ko, nasa ano yan? Mga 50,000 or 45,000, 40,000, ganyan. Itong Russian at tsaka Kazakhstan, binibenta nila for 45,000. Diba? Tama ako. 45,000. Mahal. Kasi nga, foreigner. Stichay daw. Parang tequila. Imported ang lasa. Kaya 45,000 ang benta. Okay? Mabuti naman at nabisto mga kaibigan. Ngayon, arestado. Pero Chinese ang nag-operate nito. Okay, continue lang. They are selling them through internet. Ang mga suspect ay hawak mo noon ng malaking Chinese at Russian organized crime groups. Ayun, magsalip persa pala ito. Chinese at saka Russian pala ito. Sa ibang bansa mga kaibigan, lalo na sa US, yung mga GRO, ang nag-operate talaga niyan, Chinese at saka Russian din. Ngayon, napasok na, napunta na sa Pilipinas. They are selling them through internet. Ang mga suspect ay hawak mo noon ng malaking Chinese at Russian organized crime groups na nagpapatakbo ng sex ring sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia hanggang Middle East. Sinubukan silang kuhanan pero tumanggi magbigay ng pahayag. Ang mga parokyano nito, ayun na nga, hindi mga foreigner din, tsaka mayayaman. Kasi, biruin mo, presyo, 45,000. Pag babaeng Russian, 45,000 ang isa. One night yon. Napakalaking pera mga kaibigan. Mayamang tao lang ang makaka-order ng ganito sa online. Okay? Pero pag ikaw ay Pinoy, mayaman ka, ay pwede ka rin umorder. Buti na lang natigil na ito. Kasi nga talamak na ito mga kaibigan sa Pilipinas na ngayon nga ay arestado na sila. Continue lang. Pero yung manager na Chinese, malamang ay hindi pa nahuhuli. Or hindi pa alam kung sino. Okay? Basta't yung mga nagtatrabaho, mga trabador lang ang nahuli.
Ulitin natin, no? Ang 7 minor de edad na Pilipina, pati tatlong Russian at isang Kazakhstani. Kazakhstani. Okay, Kazakhstani mga kaibigan, kung alam niyo yung Kazakhstan na bansa, ay parang ano rin ito, Asian. Ang mukha nito ay parang Japanese-Pilipino. Okay? Ang pagkakahawig, Japanese at saka Pinoy, pinagsama. Kazakhstan ang naging labas. Pero Asian din sila. Okay, kaya lang, eh, ganun ang presyo, 45,000 din. Kasi nga, imported. Ha? Imported. Parang tequila, masarap ang lasa. Kaya 45 presyo. Pag Pinoy, 5,000 lang. Kung sa manok, native. Okay? Bakit ganun? Dapat native mas mahal kaysa sa 45 base. Diba? Sa palengke. Okay? Balik, continue lang. When Filipina minors ay binibenta nila for sexual papers, 5,000. No, pero diba? 5,000 pag Pinay. Ha? Pero itong Russian at saka Kazakhstan, binibenta nila for 45,000. No, diba mahal? 5,000 ang Pinay, 45,000 ang ano. Grabe talaga itong mga Chinese ito. Lagi na lang viral sa Pilipinas. Ha? Dagdag na ito sa kriminalidad ng mga pulis. Inuuli nila, ay siyempre, dapat sana ang asikasuhin ng mga pulis ay yung mga krimen lang sa atin. Ha? Eh ngayon, nadadagdagan na ng mga Russian, Chinese, gumagawa ng kalukuhan sa Pilipinas, o diba? Talaga naman. They are selling them through internet. Ang mga suspect ay hawak mo noon ng malaking Chinese at Russian organized crime groups na nagpapatakbo ng sex ring sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia hanggang Middle East. Sinubukan silang kuhanan pero tumanggi magbigay ng pahayag. Meron silang group ng mga human traffic persons. Kasi nga pasok dyan ng ibang yung mga babaeng Russia na pasok dyan sa Pilipinas, mga turista. Okay? Tourist kasi magaganda yung mga yan. Kaya yung iba umalis sa kanilang bansa, sinasamantala naman ng mga sindikato. Binibigyan ng trabaho, kunwari mga rangal ng trabaho, pero ang hindi nila alam ay yun na nga, ginagawa silang pok-pok, binibenta sila, ayun na, 45,000 ang isa, mahal. Dadalhin sa Pinas, after 2 to 3 weeks, ililipat naman nila yung grupo na yan, either Thailand, Singapore, Dubai, China. So may ibang grupo na naman na babalik. Ay gano'n, ibig sabihin, paikot-ikot lang itong mga sindikato na ito. Ha? Pupunta ng mga Thailand. Sa Thailand, sobrang dami. So, parang umiikot to para hindi magkaroon ng familiarity ng mga human traffic victims natin. Nakapasok daw sa bansa ang mga Russian at Kazakhstani gamit ang mga tourist visa. Yun ang sinasabi ko. Tourist visa ang pasok niyan, mga yan. Siyempre. They are victims of an ethical recruitment. Pinangakuan sila ng trabaho at the same time, pagdating dito, in-exploit yung kanilang person. Yun nga. Kasi nga sa Pilipinas, mga kaibigan, bawal talaga magtrabaho pag mga Russian, pag walang visa. Ano? Okay? Sinasabantala ng mga Chinese. Kasi nga, maganda mga Russian eh. Ginagawa nilang ano, binbenta nila, mabenta naman. Grabe. Na-turn over na sa DSWD ang mga minor de edad na biktima. I-re-refer. Pag Pinoy kasi, pag minor de edad, yun ang talagang ginagamit ng sindikato. Mga 15 years old, 16 years old, 17 years old, 5,000 ang presyo. Kasi nga, pag matanda, ang ginagamit ng ano, hindi daw mabenta. Pag Pinay, bago matanda na binibenta, hindi mabili. Okay? Yan ang ano ko, nababalita ko. Pero pag bata, ay mabenta. 5,000 ang isa. Talaga naman. Napaisip ako, bakit pag matanda, walang nabili? Ah, siyempre, matanda na eh. Kulubot na ang dapat kulubot. Di ba? Siyempre, ang gusto ng mga ano, tao, batang-bata. Okay? Talaga naman. Pero reaction video lang ito, mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Dito sa 5 Pinoy at 1 Chino arestado, 7 Pinay at 3 Russian, 1 Kazakhstani
arestado rin. Oh. Pero naman daw ng NBI sa Bureau of Immigration ang mga foreign nationals na na-rescue. Na-rescue pala. Para sa GMA Integrated News. Pala arestado, na-rescue. Oscar Oida, nakatuto, 24 oras. Oh. Alright, alright mga kaibigan. Hanggang dito na lang. At anong masasabi nyo, inuulit ko, reaction video lang ito dito sa trending news ngayon sa Pilipinas. Okay? Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.